Decide ako mag-apply ulit. Mag-apply ko naman. Pumunta ko ng agency. 11:30. Then, nag-fill up ako ng resume. Sabi sa akin ng agency, hindi, wag ka lang umalis. Kasi may interview pa. Hindi na ako umalis. Then, nung in-interview naman kami, siguro mga
salamat ko sa Diyos na ako ang napili. Family reunion. Gusto niya kasama ako dun sa kanyang future game. Sabi ko, hindi naman pwede kasi dahil buhay ko lang. Yun, hanggang sa buhay ko siya. Ngayon, masarap buhay na niya kasama sa past future game na. Visit pa rin ako na buhay na lang. Although, may kahit paano, may pagkakabay ko sa pagkain, pero okay lang. Kasi buhay siya sa akin. Ayun lang, 2012 yun. Then, doon nag-start ang unos ng 2014, nagkasakit yung aking apo ng blood cancer. And then, napaspasok ng hospital. Siguro, naka 5 times po siya pabalik-balik ng hospital. Pero ang matagal niyang confined po is November hasta December. Then, umabot po siya, nag-bill po siya ng 130,000. Tapos, nagsabay po sila ng aking asawa. Nakakumpay na po ako. Nakakumpay din naman ako. Pero, namatay yung asawa ko. Nakarata yung asawa ko sa hospital ng Pilipinas. Alam ko ba kung magkano oxygen lang po ng asawa ko. 1K a day. Tapos, sabay pa yung aking ako. Grabe, mahigit man po isang araw. Kasi may cancer nga siya. Pero parang sinakluban ako ng langit noon dahil meron pa akong estudyante na tatlo. Although meron po, nagbibigay ng tulong saan po makakarating yung 1,000 sa 1,000 bigay ng mga kapatid o sa mga pinsan ko. May pinsan ko. Hindi po talaga sa pagtapos. Alam mo yung ito time na yun ako. Napauna ko ng buka. Na tapos na matay yung asawa ko noong November 29 siya namatay. Tapos namatay siya. Nakakagastos po. Tinubos ko pa yung hospital. Namin siya ng 24. Tapos yung dalawa sa kanya nung sa bahay. Rin na rin yan. So sabi ko nga, Diyos ko, kakayanin mo pa. Pero hindi, never po nagsabi na ayaw ko na, hindi ko na kaya. Wala, lahat po namin. Iniyak ko lang. Iniyak ko bago ako matulog. Natulog-ulog ako. Iniiyak ko. Ako po ngayon ang bahala sa akin. Kaya ko. Tapos, wala din. After sumunod naman din, namatay ko. At sumunod ang trade ko. Namatay naman yung ano ko. Namatay yung buff ko. Isang buwan lang ang pagitan nila ng grabe. Ang nasa 200 plus. Kaya yung sa akin, yung kontrata ko po ng 3 years ko, wala po. Umuwi po. Ang nagbigay po sa akin ng pera, isang naging kaibigan ko dito sa Taiwan, na binigyan ako ng tulong na ito sa kanyang buhay ko, na dinanas ko. Pinagtagpo din kami ulit, nagkakilala, nagkausap, kung ano yung nangyari sa buhay. Kaya nang pauwi ako, limang day ko lang ang pera ko sa Pilipinas, hindi ko po nakauwi. Namatay ang asawa ko. Namatay asawa ko, hindi ko nakauwi, matay ako, hindi ako nakauwi. Then, talagang hanggang dito po yung utang ko, sobra-sobra. And then, umuwi naman ako ng Pilipinas, hindi namatay din. Yun, hindi pa pala yun. 2015, January, namatay yung apo ko. And then, pagka 2015, February 16 po, nasunog po ang bahay namin, 3 a.m. na morning. Tapos, yun po yun, nasunog. Mabuti nga po yung anak ng puso. May gumising po, hindi po
gamit lang ng mga anak ko tsaka yung papilis sa bahay. Pag-uwi ko, lahat ng alahas at gadget ko, binintang ko, pinatayo ko ng bahay ko, lang para hindi ako mabukahan. Tapos, mayroon pa rin, pag-uwi ko ng bus, may isa pa rin huling pagsubok sa buhay na yun na yung anak ko, tumbuhay, September 20, drive siya ng motor, natin kaibigan niya, hinatid niya, ngayon pagkatid niya papunta doon sa subdivision, mayroon isang man, binangga siya, siyang binangga, pero ang bumangga ang namatay. Yung bumangga ang namatay niya, nag-arit ng pamay, 50 mil. Then ngayon, nakabigay ako noon ng 20 mil sa peso, ng yusap. Every month ako magbabayad ng 3K. Na tayo naman po na yun. Kaso mo na kami, ikababalik mo lang din. Tayo pa sa bago ng trata. November 3. Then, siyempre wala pa po. Masulad mo na rin ito ako. Hindi ko lang 10K. Di, mag-start ako ng South December. So, hindi ako nakabuo sa kanya ng December, January, February. Pero, ang plan na po, ibibigay ko sana ako. Wala pa akong sahod, hindi sila pumayag, tinuloy nila yung kaso ng anak ko. Tapos pagdating po ko ng 2016, April, yung anak ko naman po ang panganay, nakumpay. Karahan po siya sa liit. Ang laki pong binastos ko talaga ng siguro nasa 60 or 70. Tapos ngayon po, tapos ang gamot niya 1,500 a day. Tapos pag-opera po sa kanya dito sa liit, may tumubuhan po sa right side. Tapos sabi ng doktor na hindi na siya pwedeng operahan kasi kapatay niya. Mga 3 weeks na kapatay siya. Bago siya nakapas. Nandito po ako sa time. Gaano po kasi may sa pagtulang na nag-aalaga ka ng hindi mo paano-ano. Tapos yung anak ko ay sabi ko, maalaga. Pero no choice po. Single mother po. Walang iba po. Paon pa rin ako maswerte po dito sa iyo. Alam nilang single mother ako, sabi sa tapos ko. Kailangan ko ng pera, magsabi na po. Kaya nalungutan din po ang natinig na kahit pa paano, ito ba itong matuntahan? Kaya ito ba yung fighters na dito sa iyo? Tapos hindi pa rin nakapos ng nakarata yung anak ko sa ospital. Yung akin po ko ay nahuli yun. Nahuli siya. Pero hindi pala talaga kulang po yung ginawa sa kanya, pinapahirapan siya, hindi siya makakain. Ngayon, sa July, July 1, 3:30 a.m. Sabi na ng anak ko, makapantay na siya yung anak ko, sila lang talaga. Sabi ng anak ko, mama, wala na siya, please, sila niyo para po pinagsakumban. Salamat pa rin po ako. Wala rin po akong pera. Wala. Grabe. Hindi ako talaga yung sobra. Pero alam ko, sabi ko, mabait ng Diyos. Sa lahat ng pag-isama ko sa mga tao, mapag-isama ko po sa kanila. Hindi po naging masama. Kasi yung dati pong nakilala ko,
namatay ang akin at alam mo, ano eh, padala siya sa 12,000 or 11,000 yan sa Piran dito, pero sa Piran Philippines, may tapos dito naman may nagpumamo ko nabigay ng 2K kapitbahay 2K tapos sila po kanila ng 2K tapos isang puso ko nabigay ng 2K tapos ito naman yung lawyer ko dito mismo ng lawyer ko ng 5K hindi naman ako pinabayad binigay ng wag naman po ang paano ang mga anak ko. Hindi ako susunod ng ngayon. Pero lahat ng trials na yung nalampasan ko. Ngayon, nasunugan man ako ng bahay. Nagpalibago ako. Awa ng Diyos, meron na akong bahay na sarili. Ipagdaraan ako kung paano. Meron pa akong estudyante. Nag-aral. Masalamat ako sa Diyos kasi ang mga anak ko nag-aral ng mabuti, mabait, magaling. Lagi nilang sinasabi sa akin, huwag ka mag-alala mama, lahat ng sakripisyo. Susubayan namin yung ating pagkakatapos. Maraming thanks, Dad. Na yan, lumaki ang mga anak ko, mabait. Hindi ko sila sinanay sa loob. Intindi ko sa kanila yung pinagdaanan ko. Aral ng elementary, kaya ako pa ako hindi nakapag-aral ngayon. Walang magagawa ninyo aking magulang. Maaga ako na uwi na sa ama. 11 years old ako na ako tatay. Hindi pa nga lang ako. Ngayon, nagkita ko ako. Graduate ako ng grade 6 na masipan na ako ng patuloy. Kaya, sabi ko sa mga anak ko, tiis lang, sabi ko. Tiis-tiis lang tayo. Din. Pero awa naman ng Diyos lahat ng pagsubok na yun ng Diyos sa akin. Talagang hindi ako sumubok lahat. Hindi niya ako sa kanya. Talagang magdasal ng tayo ng Diyo. Lahat ng yun. So, hanggang ngayon, hindi ko talaga siya tapos. Ngayon, nalampasan ko naman lahat ng problema. Ito na naman. Para makasama ko man lang sila sa pasok kasi 8 years na ako hindi na papasok sa Pilipinas kasama ng anak ko. Uuwi ako ng December sa pasok. Ngayon naman, uuwi ako ng December but gusto naman dahil yung anak ko. Hindi kasi siya sa unang nagpiano sa hiningian kasi kami ng 100K sa siya, nakulong na siya ulit. Ngayon, nandun na siya sa jail. Kaya sinabi naman niya na mama, huwag ka ng piyansa. Magbabayaran ko na. Ngayon, kanina ko nga, November 5, 2020, umiiyak ako kasi nung Pasko yung anak ko, ay nung birthday yung anak ko sa kumagaan ko sa pinasisang kumulap na makita ko yung malayo ka na nga. Tapos nagpunta siya sa kumulungan. Napakasakit sa akin. Kaya sabi ko, kahit anong sama, hindi naman masama ang anak ko eh. At kahit anong kapatanggap kita na lang ang pinapahal ng ito. Pero ngayon na sabi, ang bigay kasi sa kanya ng sabi ko, 4 years ang buhay niya. Pero pababa ko, magiging mabait siya sa kumulungan. Hindi naman siya mag-regret na ang nakulong lang siya without license kanyang kaso. Kaya lang namimiro na kayo. Ang dami na nakakala nila kasi na alam nila nasa punta ko. Kala nila mamera. Ito, awa ng Diyos. Ngayon, nakaraos-raos na ako. Please, salamat na. Saan? Maraming salamat.
Salamat po. Huwag talaga tayong bibitaw. Manalig tayo palagi sa mga. Kasi wala na may sana po magustuhan sa atin lahat. Love you all. Show up. Peace out.